Hi guys! At dahil hindi na naman ako makatulog, sa ngayon is 1:20 ng umaga dito sa Israel. At ito ay laging senaryo sa mata kong mga to, kaya punong-puno ako ng iBag. Kaya naman, babasahan ko na ulit kayo ng mga sad quotes dito sa aking page. O, ito po, kung gusto nyo na bisitahin yung fanpage ko, ito po. Ayaw lumabas. Yan, pag-ibig quotes. At nang makabasa kayo ng mga malulungkot. Kaya eto, pag may make face muna ako, lulungkutan ko yung mukha ko. Nakapantulog na ako eh, pero hindi talaga ako makatulog. Kaya bumangon ako as usual. At eto, natagpuan ko na naman ang sarili ko na nagbibideo na naman. Okay, start ko na ulit. Kailangan malungkot kasi sad quotes nga daw yung babasahin ko eh. Minsan, pagod ka nang lumaban dahil yung taong pinaglaban mo, sumuko na. Isipin ng marami, duwag ka, di siya mahalaga. Dito na yung pagmamahal mo. Pero, di nila alam na ang pagsuko ang pinakamatapang na paraan para harapin ang katotohanan. So, sinasabi nga nila, hindi lahat ng pagsuko ay kahinaan. Isang minamahal, pag nawala na, hindi dapat iniiyakan. Dahil kawalan mo ay mas kawalan niya. Pero, huwag kang aasa. Kasi, hindi lahat ng umaalis o nang iiwan ay bumabalik. Kasi yung iba, natatrapik na or natatrap na. Mahirap mag-move on kapag hindi mo matanggap ang isang bagay na nangyari. Hirap matuto ng isang bagay na hindi mo gustong matutunan, pero mas mahirap lumayo sa isang tao hindi mo gustong layuan, pero kailangan. Ang hirap kalimutan ng isang bagay na alam mong minsang naging parte ng buhay mo, na naging importante sa'yo, mahalaga sa'yo, sa totoo lang, hindi naman yung tao ang kailangan mong bibigyan, kundi yung feelings mo lang. Yung tao, andyan lang yan. Maliit lang ang mundo, kahit anong gawin mong iwas o tago, talagang makikita kayo, magkakabunggo, panahon na ang bahala sa inyo. Ngayon, kung ang feelings mo lang ang bibitawan mo, ayusin nyo ang magiging katapusan nyo, hindi ba't ang sarap sa pakaramdam na may kaibigan ka pa rin andyan sa tabi mo? Pero, bakit nga ba napakahirap para sa atin na gawin na bitawan ng isang taong isang naging mahalagang parte ng buhay natin? So, mostly, yun yung kalimitang nangyayari, diba? Yung isa, mahal na mahal niya pa, habang yung isa naman, ang lamig na. So, ang tendency nyo, yung isa, ayaw niyang pumayag na iwan siya. Kaya lang, yun yung minsan na nagtitinggap na mahirap mag-stay sa isang relasyon na alam mo na ikaw na lang yung humahawak. So, kung maramdaman mo dapat yun, matuto ka na masakit man, pero kailangan mong maging malakas, maging matapang kasi napaka-unfair naman dun sa taong pinipigilan mo mag-stay sa buhay mo kung hindi na naman siya mahalaga. Kasi mas masakit, diba, na mag-stay sa sitwasyon na ikaw na lang talaga yung humahawak. Kaso, madali talagang sabihin kapag ikaw ay wala sa sitwasyon. Pero kapag andun ka na sa sitwasyon na yun, mostly, hindi mo alam kung ano ang tama. Basta, madalas na mas pinakikinggan natin kung ano yung nararamdaman natin kaysa sinisigaw ng isipan natin, di ba? Ay, nabrama masyado. Dati, nung bata ka po, kapag umiiyak ka, nalakasan mo para marunong talaga. Pero ngayon, magtatapo ka na. Huwag lang nilang marunong na sasaktan.
paano kung matutupad ang salitang di kita iiwan kung pinapadama mo na sa akin ang salitang hindi na kita kailangan. So yan, katulad lang din nung isa na yung una ko binasa na ito nga isa, kumakapit pa siya. Bakit nga ba ganun yung pagmamahal mo sa una? Mahal na mahal niyo ang isa't isa. Pero madalas na mangyari is dumarating doon sa pagsubok na kapag hindi niyo nalampasan is talagang yung isa mapo-fall out of love, samantalang yung isa is mas lalong magmamahal. So andun na yung doon masusubukan kung gaano ka katatag, kung kahit na nasasaktan ka na is gusto mo pa rin mag-stay, o kapag naramdaman mo na hindi na ikaw yung itinitibok ng puso niya is malaya mo siyang bibitawan, malaya mo siyang pakakawalan. Minsan, dapat na nating pabayaan ang bagay na hindi na para sa atin. Mahirap, pero dapat kayanin. Masakit, pero kailangang gawin. Paano mo nga ba iiwasan ang taong gusto mo pang mahalin pero hindi mo na kayang kunin? So, halos pare-parehas lang sila ng sinasabi, iba't iba lang ng lingwahe, pero yun naman talaga, diba, yung sabi nga nila, bakit pag may nagbiro ng paulit-ulit, sa una nakakatawa, pero pag inulit ng inulit, hindi ka na matatawa. Pero bakit tayo is umiiyak pa rin tayo sa pare-parehong dahilan? Bakit hindi na lang katulad nung isang katatawanan na kapag paulit-ulit na wala na, hindi mo na kang magagawang tumawa pa? Minsan, bulag tayo sa katotohanan. Hindi makita ang dapat makita, hindi matanggap ang tunay na sitwasyon. Pero dapat nating gawin ang nararapat. Dapat palayain at pakawalan ang hindi na sa'yo. So, yun nga. Minsan dahil mahal na mahal natin yung isang tao, sobra tayong kumakapit to the extent na alam natin na hindi na tayong nilalaman ng puso niya, nagbubulag-bulagan pa rin tayo. Tapos, andyan mamaya, magmumukmok ka sa isang tabi kasi naman, pinili mo na manatili, pinili mo na halos ipagsiksikan yung sarili mo, pero sino ba ang mas nahihirapan? Diba, hindi lang siya, kasi siya hindi na sa'yo masaya, samantalang ikaw, nasasaktan ka na niya. So, dapat pag nagmahal talaga tayo, is handa ka sa mga consequences na nakapalibot dito, or magiging kahantungan ito sa dulo. Kapag naloko mo ang taong handang gawin ang lahat para sa'yo, pinapatunayan mo lang na wala kang kwentang tao. Ouch! Lahat ng tao napapagod, nagkakasakit, nanghihina. Ang puso ay parang tao. Ang kaibahan nga lang, kapag ang tao nasaktan o nagkasakit, nandiyan ang tindahan para makabili ng gamot. Pero ang puso, mahirap makahanap ng lunas sa sakit na idinulat ng pagkakataon, pag-ibig at tadhana. Pag nagbago sa iyo ang isang tao, huwag mong isipin kung ano ang nagbago sa kanya. Isipin mo kung anong ipinagbago mo para magbago siya sa iyo. Kasi minsan, di ba, nakikita natin yung pagbabago ng mahal natin. Kasi kapag matagal na kayong magkasama, andyan na yung maraming pagbabago. So, syempre, minsan, hindi na siya kasing sweet ng dati. Yun yung nakikita mo, hindi na siya mapag-alalang katulad ng dati. So, nakikita mo yun, dinadamdam mo yun. Pero hindi mo nakikita sa sarili mo, or hindi mo nare-realize sa sarili mo na baka naman kaya siya nagbagong ganun is dahil nagbago ka rin. So, kung anong iniisip mo, marahil yun din yung mga bagay na tumatakbo sa isip niya. Kaya mas maganda para maagapan natin, pag-usapan muna natin, pag-usapin mo, kung napapansin mo na nagbabago na yung partner mo, much better siguro na kausapin mo agad siya para kung sakali na may pwede pa kayong ayusin, ay maayos niyo na agad at ma-save niyo kung ano yung sinimula niyo. Minsan, nalilito tayo kung anong dapat sundin. Puso ba o isip? Sabi ng iba, mali daw ang puso sa pagdedesisyon. Pero, di nila alam, maraming alam ang puso na di kayang ipaliwanag ng isip.
So yan, dyan malimit. Minsan kasi, hindi pala, mostly kalimitan na kahit gaano mo katalino pagdating sa pag-ibig, nagiging bobo ka. Kasi lalo pa yung mga sentimental na tao na kalimitan na mas pinapanaig nila kung ano yung nararamdaman nila, sinusunod nila. Kumbaga parang kung ano yung, kahit na alam mo nang mali, go ka pa rin kasi mahal mo eh. Kasi doon ka masaya eh. So, hindi natin pwedeng husgahan ang mga taong ganun. Ang ano na lang natin is kung nasa ganung sitwasyon yung taong mahalaga sa atin, gabayan natin. At kung ikaw naman yung nasa sitwasyon na ganun, na ang gusto mo, mas gusto mong sundin is yung puso mo, dapat ay minsan magmuni-muni ka rin, timbangin mo ang bawat bagay, tingnan mo kung makabubuti pa ba ito sa iyo o sa mga tao sa paligid mo or sa taong mahal mo. Kasi minsan kasi yung sobrang pagmamahal ay hindi rin makabubuti. So yun na lang muna at sa susunod ulit. Bye! Basta good luck sa ating lahat at salamat na ng maraming marami sa palaging nanonood at palaging naandyan lang. Stay lang tayo mga kaibigan.